Welcome back guys! Sa videong ito, alamin natin kung magkano ang mga beer dito sa Pure Gold. Cerveza TV. Naka-voice over ko ngayon kasi nung kinuha ko itong video sa Pure Gold ay may pinapatugtog na popular music sa background. At baka makopyright pa ako ng YouTube kapag hindi ko minute. Okay, umpisa natin sa best-selling beer ng Pilipinas. Ito ay ang Pulang Kabayo, Red Horse. 46 pesos siya. Ang 330 ml na lata. Pero kapag 500 ml na nasa bote, ito ay 49 lang. So di hamak na mas sulit ang presyo ng bote kaysa sa lata dito sa Pilipinas. Ang next ay ang San Miguel Pale Pilsen. Ang pinakasikat na beer ng Pilipinas. 46 pesos siya kapag lata. Pero pag ang bote, 37.75 lang. Kahit parehas lang silang 330 ml. Okay, San Miguel Light. Ang low calorie version ng San Miguel. Ito ay 46 pesos. Pero pag bote, 42. Same, 330 ml. Okay, San Miguel Flavor Beer. 45.25 pesos ang kada lata. 34 pesos lang kapag nasa bote. Grabe yung differential, lampas 10 piso. Mapapamahal yata ako kasi kung pinafollow niyo yung channel ko, karamihan ng nire-review ko ay nasa lata. Actually, ang type nito ay tingin ko ay Shandy. Katulad ng Cali Shandy noon. Kung gusto niyo palang malaman ko ano ang Shandy, may ginawa na akong video noon tungkol dito. Bigay ko yung link dito sa taas. Okay, ito ngayon ko lang nakita. San Miguel na super dry. Mukhang nakikisuper dry ang San Miguel ah. Alam naman natin na ang Asahi ang pinakasikat na super dry type na beer. Ang presyo nito is 65 pesos sa lata at 55 pesos naman sa bote. Okay, San Miguel Zero. Ngayon ko lang din nakita to. Kung ang San Miguel Light ay low calorie beer, ang San Miguel Zero ay mas low calorie pa. Ang presyo nito is 43.50 sa bote. San Miguel Free, ito ay ang zero alcohol naman ng San Miguel beer, 37 pesos. Recently, nauuso itong mga zero alcohol beer. In definition, ang beer ay isang alcoholic drink. So kung itong beer na to ay zero alcohol, technically hindi siya beer. Inumin lang siya na lasang alcohol. Para siguro sa mga gustong uminom pero magda-drive pagkatapos. Okay, Cerveza Negra. Ang bote is 53 pesos. Ito naman ang dark lager type ng San Miguel beer. Okay, sa mga imported beer naman, itong Heineken ay 366 pesos, 6 na bote. So pag dinivide mo sa 6 yung 366, equal 61 pesos per bottle. While yung nasa lata is 56 pesos. Okay, Tiger Crystal, Singaporean brand to. Pero ang nakalagay dito sa tag is yung Tiger Black. So ang price ng Tiger Black, which is 500 ml o kalating litro, is 56 pesos. Di ko alam kung same price ang Crystal tsaka yung Black. Actually, itong Heineken tsaka Tiger, hindi naman talaga imported to eh. Kasi binubrew na rin ito sa Pilipinas ng Asia Brewery, yung gumagawa ng beer na beer. Nakipag-partner yung Asia Brewery dun sa International Brewery para i-brew yung Tiger tsaka Heineken sa Pilipinas. So hindi siya imported, dito siya binubrew. Isama na rin natin itong mga spirits. Usually, pag pinapollow niyo yung channel ko, ang nireview ko lang talaga is beer. Since nandito na tayo, isama na natin yung price. Okay, itong Jinro Original Soju. 360 ml, 100 pesos. Itong Inoue na to ay biglang sumikat worldwide dahil sa Korean influence. Meron din dito is So Nice, 55 pesos naman. Parang nakikitingin ko nakiki-soju lang to. I don't think soju type itong So Nice. Siguro, ini-imitate lang nila yung soju. Baka gin to o vodka. And then itong mga Suntory Horoyuri. Peach flavor is 57 pesos. And then white grape flavor is 57.5 pesos. Hindi ito beer. Ang tawag sa type ng alak na to is Chuhai. Ngayon kung gusto nyo malaman kung ano ibig sabihin ng Chuhai, meron akong ginawang vlog. Ibigay ko yung link dito. Okay guys, yun muna. Kapag na-explore ko pa yung mga ibang alak sa mga grocery, i-gawa ulit ako ng ganitong video. So for more videos, just click here dito sa gitna to subscribe.